sobrang daming influencer na nagpo-promote nung online casino na yan. Para nga saan lang, hindi yan online casino. Kasi game lang siya. Mag-click-click ka lang. Pipindot ka lang ng racket. Times 2, times 3, times 8 yung pera mo. So, pag tumaya ka ng, let's say, 1,000, pag na times 8 yan, 8,000 ka agad. Or tumaya ka ng 10,000 na times 8, 80,000 ka agad, diba? So, ang sarap pakinggan. Napaka dali maengganyo. Pero ang katotohanan dyan, karamihan sa kanila, pinifake nila yon. Paano nila pinifake yan? Minsan, binibigyan sila ng funds nung mismong game na yon. Yung mismong game na yon. Bibigyan sila ng fund, let's say, 50,000, 100,000. Babayaran sila nun para laruin lang yung game na yon at ipromote yung game na yon. Okay, so parang puhunan nila. Kasi alam nila na kapag naglalaro sila nun, maraming maienganyo, maraming mahatak na maglaro pa. Yung iba naman, content creator na gaming, naglalaro sila niyan. Pero hindi nila pinapakita sa iyo kung gaano kalaki na yung talo nila. Hindi nila papakita yun kasi papakita lang nila na nanalo sila, nagkakapera sila. So saan nila kukunin or babawiin yung mga natalo sa kanila? Babawiin nila yon kapag napaklik nila kayo dun sa link nila, sa referral link nila, at sumali kayo. At the end of the day, matatalo din kayo. Akala nyo bakit siya nananalo. Yung pala, siya, yung influencer na yon, nabababawi na yung pera na natalo sa kanya gamit yung mga click nung click or yung mga pagsali ng mga viewers niya, di ba? So nanloloko lang sila. Hindi talaga nila sinasabi na kung anong totoo. Ang problema kasi diyan, addicting 'yan. When you say addiction, nababago nito yung ng pakiramdam mo ng katawan mo, di ba? Subukan mo tumaya ng 100,000, let's say may 100,000 ka. Itaya mo one time lang. Tingnan ko kung hindi ka kabahan, kung hindi magbago yung timpla ng katawan mo, kung hindi ka lagnatin kapag natalo ka. Di ba? Kasi, ano yan eh, addiction talaga ang sugal. Hindi lang sugal ang may addiction. Pagkain, cellphone natin, nakaka-addict yan. Yung mga yan, design talaga sila para maging addictive, para mawili tayo. Hindi ako expert pa din dito, hindi ako psychologist, pero yung idea lang na pagkakaintindi ko, kasi ako rin nilalabanan ko rin yung addiction sa iba't ibang bagay, di ba? Lahat naman tayo may addiction na nilalabanan eh. So ano yung nagkukos ng addiction natin? Ang dopamine is yung happy hormones natin. Okay. So once na nanalo ka, 20 pesos lang yung panalo mo, 100 pesos lang panalo mo, yung hormones mo mag-release ng dopamine. So magiging happy ka, magiging parang high ka. The same na nangyayari kapag kumakain ka ng pagkain na hindi mo mapigilan or kapag nag-click ka ng cellphone mo, tapos parang hindi mo namamalayan bakit ang bilis ng oras, yun. Kasi parang masaya ka, parang happy ka lang, gano'n. So isa yun, maa-addict ka doon sa sugal, maa-addict ka doon sa game, na every time naman nanalo ka, kahit mag-uumpisa ka pa 20 pesos lang, pa 50 pesos, eh nanalo ka. So nagtitrigger yon ng dopamine reaction sa katawan mo, ng dopamine hormones, na magiging excited ka. At yun ang nakaka-addict. Ang problema sa dopamine, ganito yan. May experiment na ginawa, na yung isang daga, binigyan ng dalawang pindutan. May dalawang pindutan. So yung daga na yon, yung isa, pag pinindot niya, may lalabas na pagkain. May isang pindutan naman, kapag pinindot niya yon, magkakaroon, mag-release ng dopamine sa katawan niya. Nung una, pinindot niya pagkain, kumain siya ng pagkain. Tapos tinry niya yung dopamine. Nag-release ng hormones ng dopamine sa katawan niya. So hindi niya na pinindot yung pagkain. Ang ginawa niya, pinindot niya ng pinindot yung dopamine kasi gusto niya yung pakiramdam na gano'n, na kahit hindi na siya kumakain, mas gusto niyang pakiramdam nung high, nung yung parang happy hormones na yon, na ano, na talagang na-addict siya doon until ikamatay niya. So yun ang epekto ng dopamine sa atin. Pwede niya siyang maging ganung kasama na hindi mo na namamalayan, sinisira na yung buhay mo. Siguro pag sa sugal, ginagastos mo na yung funds mo. Ganun din sa drugs, di ba? Yung mga drug addict, bebenta nila yung mga gamit nila, tawag nga, bentang addict, ganun, para lang makapag-provide ng pambisyo, para lang masolusyonan yung pambisyo nila. So hindi ako expert, pero basic explanation lang yun, ganun yung nangyayari. Yung games na walang perang involved, nakaka-addict na. Diba? Kasi pag nag-games ka, minsan hindi mo namamalayan. Every time na nakaka-hit ka or natatalo mo yung kalaban, masaya ka, yung mood mo, nag-release ng dopamine, masaya ka, and then maa-addict ka doon sa game, hindi mo titigilan. Ano pa kaya yung nananalo ka doon sa game at the same time may pera? May pera. But again, hindi all the time mananalo ka. Kapag naglaro ka sa casino, sila palagi panalo dyan. Hindi ka mananalo sa casino. Laging sila ang panananalo dyan at the end of the day. The main reason bakit naienganyo tayo sumali or mag-try nung
sugal, lagi natin naiisip sa likod natin, yung isip natin na, paano kung manalo tayo? Paano kung tumama tayo? One time lang to, titigilan ko to. Yan, dyan na mag-uumpisa yan. Huwag nyo isipin na pera lagi ang solusyon sa lahat ng problema nyo. Kung talagang pera lang ang problema natin, eh siguro sana lahat ng may pera masaya. Pero mapapansin nyo, lahat ng mga influencer na nagpo-promote na sugal, mukhang hindi rin masaya sa buhay nila kasi ginagawa nila yan. Diba? Marami na silang pera, pero kailangan pa nila mas marami pang pera. Kung pera talaga yung solusyon para maging masaya sila, diba? Of course, may mga magko-comment dyan na ano, sasabihin na sa akin, baka naiingit ka lang kasi marami silang pera. Pag ingit, pikit, yan. Yan yung mga tao na in denial sa sarili nila. Dinedenay nila sa sarili nila na masama yun, dinedenay nila na mali yung ginagawa ng mga tao na yun. Ayaw nilang i-call out yung mga influencer na yun. Yan. Hindi na ako magugulat kung may ganyan ng mga mag-react. And ang mapapayo ko naman, if na-addict ka na sa sugal or alam mo na isa ka na doon sa nag-i-struggle na makawala doon sa system na yun, or kung isa ka doon sa mga tinatamaan na yun na na-addict na, let's say na-addict ka sa pagsusugal, na hindi mo na siya maalis, na gusto mo makabawi, makabawi, gusto mo manalo ng manalo, I think you need to find your true purpose or meaning ng buhay mo. Kasi pag nakita mo yon, hindi ka na maghahanap ng ibang ano, iba pang kaligayahan. Ganun. Huwag mong isipin na may shortcut. Okay? Walang shortcut sa buhay. Mahirap kumita ng pera, mag-i-struggle ka talaga. Pero kung ginagawa mo yung purpose mo or ginagawa mo yung totoong meaning ng buhay mo, eh kahit mahirap kumita ng pera, magiging masaya ka. Hindi mo kailangan ng mga ganyang quick fix or ganyang shortcut. Dahil pag sinorkat mo, mas magkakaproblema ka. Walang shortcut. Walang mahirap na bagay na madali mo makukuha. Lahat yan pinaghihirapan. Yeah. Anyway, that's my thoughts para doon. So, sana may natutunan kayo.